Hello, good morning. Salamat sa ating mga subscribers and viewers na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito at sa aking pong leader serie 2022. Salamat din sa pagsuporta ni Ate Maribic Perez sa channel na ito. At nawa'y suportahan din ninyo ang kanya pong channel. At mamaya ilalagay ko po dito sa video ang kanya pong pinaka-page ng kanyang channel. Salamat sa iyo, Ate Maribic Perez. At bago tayo magpatuloy sa ating leader serie 2022, painit muna tayo. I've got some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating leader serie 2022. Medyo ang aking boses lang ay medyo pagas sapagkat pagbata pa talaga ay madaling kapitan ng sipon. Pang 34 na ang ating pong leader serie 2022. At ano ba ang pang 34 sa ating pong leader serie? Ang leader may buong pananalig. Ayan. Ano daw? Ang leader ay may buong pananalig. Kanino? Siyempre sa Diyos. Pananalig minsan sa mga kasama, pananalig minsan sa mga katrabaho, pananalig minsan sa mga pinagkatiwalaan din niya ng mga tungkulin. Ang leader may buong pananalig. Higit sa lahat ay magkaroon siya ng buong pananalig sa Diyos. Hindi pwedeng ang leader ay palaging nag-aalinlangan, nagdududa, nagdadalawang isip, sapagkat hindi magiging matagumpay ang buhay ng pagiging isang naglilingkod, namumuno, namamahala, nagli-leader kapag ang kanyang pananalig ay hati-hati. Sabi po ng Mark 11:22-23, sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito ay mangyayari." Kapag ito ay binasa natin ng literal or ordinaryong pagbasa lamang na parang comics, babasahin o dyaryo, maaaring sasabihin natin na ang nagsasalita nito ay over, exaggerated. Maaaring sabihin natin lasing na overdose ng gamot. Bakit? Sapagkat napakahirap na ang isang bundok ay tumalon sa dagat at wala pa tayo nababalitaan yan na ganyan. Maaari nakakabalita tayo, nakakapanood, nagla-landslide. No? Diba, gumuguho ang lupa ng bundok at gumuguho sa kapatagan. Pero ang tumalon ay napaka-imposible para sa ating pananaw, sa ating pagtingin. Ngunit ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon, kung meron tayong pananalig sa Diyos, ng buong pananalig sa Diyos, magagawa natin ang isang bagay na imposible na sa tingin ng tao ay hindi mangyayari, ngunit mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay sa mga taong may pananalig sa Kanya. Ngunit ang kailangan lamang ay magkaroon ng buong pananalig sa Diyos. Para ano? Mapangyari ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Mapangyari ang isang bagay na hindi paniniwalaan ng isang tao, ngunit magaganap at mangyayari sa isang taong may pananalig at pagsampalataya sa Diyos. Ang leader may buong pananalig. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari." May mga panahon ang mga alagad ay lumalapit kay Jesus sapagkat humihingi sila ng tulong at saklolo sapagkat mayroong isang batang inaalihan ng masamang espiritu. Ngunit hindi nila mapagaling, hindi nila mapalayas, hindi umubra yung kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon upang ang bata ay pagalingin. Ngunit nang ang Panginoong Jesus ang siyang magpalayas at magpagaling sa batang inaalihan ng masamang espiritu, ang masamang espiritu ay sinunod siya at gumaling ang bata. Kaya nga takang-taka ang mga alagad bakit hindi nila nagawa sapagkat maaaring sila'y may pagdududa.
sila'y may pag-aalinlangan, sila'y nawala ng tiwala noong mga panahon na yon na kaya rin nilang pagalingin ang sino mang taong lalapit sa kanila na may sakit at karamdaman. Kaya nga ang sabi sa kanila ng Panginoon eh, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kay liit-liit ng inyong pananalig. Kailangan laki-lakihan. At hindi lang laki-lakihan, kundi maging buo ang ating pananalig sa Diyos upang lahat ng bagay na ating hihingin, ang anumang bagay na ating idadalangin, ang anumang bagay na ating sasampalatayanan ay mangyari sa ating buhay. Tatandaan po natin, ang tagumpay na ating pong na makamtan sa buhay ay hindi magaganap kapag hindi buo ang ating pananalig sa Diyos. Sabi pa ng Isaiah chapter 7 verse 9, malakas pa kay sa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito. At ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pika. Ikaw ay mabubuhay kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Maaring sa ating kapaligiran katulad ng bayang Israel ay may mga malalakas na kaharian sapagkat sila'y maaaring mahihina. Itinuturing na mahina. Ngunit kapag ang isang mahina ay kasama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mas malakas pa siya kaysa sa mga bansang nakapaligid at nakapalibot sa kanya. Alam naman natin na ang bayang Israel ay napakaliit lamang na tribo sa kasaysayan ng lumang tipan. Pero sila'y pinagtatagumpay ng Diyos kapag isinasama nila ang Diyos sa kanilang buhay, kapag buo ang kanilang pananalig at pagsampalataya sa Diyos. May mga hari, mga propeta na isinusugo ang Diyos. Kapag hindi buo ang kanilang pananalig sa Diyos, hindi nagkakaroon ng magandang resulta yung ipinapagawa ng Diyos kanila. Ngunit kapag meron silang malaking pananalig at pagtitiwala sa Diyos, katulad ni Samson, katulad ng mga ordinaryong lingkod sa lumang tipan, na pangyayari nila ang lahat ng bagay sapagkat buo ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito, sabi ng Isaiah 7:9. At ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pika. Ikaw ay mabubuhal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. O, di ba? Si Gideon, nang lumaban siya sa isang digmaan, hindi ba sila nagtagumpay? Bagamat kakaunti ang bilang nila, kakaunti ang bilang ng kanyang kawal, bakit? Kasama nila ang Diyos. Si Haring David, nang musmus pa siya ng siya, binatang labanan niya si Goliath. Ano ang sabi niya nang labanan niya si Goliath? Lalabanan kita sa Diyos, sa ngalan ng Diyos ng bayang Israel. At nagtagumpay nga si David kay Goliath. Bakit? Buo ang pagtitiwala ni David na ibibigay ng Diyos sa kanyang kamay si Goliath, na bagamat mas malaki na kinatatakutan ng bayang Israel, ng mga kawang Israel, kawal ng Israel. Ipinagmamalaki ng Palestine ng mga panahon na yon. Subalit sa larangan ng kanilang paglalaban at ang gamit lamang ni David ay bato, tirador. Pero sabi ng kasaysayan, sabi ng kwento ng Biblia, si David ay nagtagumpay laban kay Goliath na sobrang malakas at kinatatakutan ng mga panahon na yon. Ang leader may buong pananalig. Kahit marami tayong kinakaharap ng mga gulayat ng ating buhay, mga pagsubok at suliranin ng ating buhay, hindi dapat nawawala ang ating malaking pananalig sa Diyos. Maraming salamat! At ang aking pong palaging masasabi sa inyo, I love you with the love of the Lord. God bless and bye-bye! Maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!